Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. The International League, Chapter 1197. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y sadyang naipakita nga ni Kaede Rukawa kung sino nga ba siya nung ginawa nga niya ang mali MJ o Michael Jordan fade away. Kaya naman dito nga'y tamang sinabi ni Coach Ansai, the specialty of the house, the special way to claim the victory. Grabe, napakabisa ng galaw na yon, wika ng mga tagahanga nila. Dito nga, malayo-layo na talaga ang narating ni Rukawa at buong Shohoku. Tignan nyo't hindi na sila nakakatakot pang tignan na sa malayuan o malapitan. Ngunit ang kaloob-looban ng mga yan, tila ba isang dragon na kung sinilip mong mabuti, talagang tatayo ang balahibo mo sa takot. Wika nitong si Coach Ansai. Dito nga'y tama, Coach Ansai. Sa unang tingin sa iyong kuponan at malalaro ay walang tigas at walang husay, at tila ba malamyan at tila ba isang tupa. Ngunit dito nga'y kung titignang mabuti at susumahin, at kung merong observation na mabuti, dragon palang inaakalang malamya. Wika nitong si Tanda, samantalang dito ngaya o siya team. Ngayon sa akin naman ang bola, iti-take advantage ko ang pagkakataon na to. Ngayon tignan natin kung sadyang makakasabay at makakasabay ang mga yan. Wika nga nitong si Kuyang Liam. At dito nga'y sige na, ako nang bahalang dumepensa sa kanya. Ibibigay ko kung hanap niya, at ibibigay ko kung gaano nga baka husi depensa ang kapitan nyo. Wika ni Akagi nang biglang umikot nga na para bang isang cyclone o isang dragon ang Kuyang Liam. At dito nga niya patayo nga si Tanda, at dito nga'y ginawa na naman niya ang unang ulo ng dragon. Umikot na parang bagyo o parang isang dragon para gumawa ng espasyo at kain ang kalaban ng buong lakas. Wika ni Tanda. At dito nga'y kung ikaw ang dragon, best magsisilbi akong leon. Labanan ng katawan, sige, ibigay mo, ibigay mo, ibigay mo. Wika nitong si Akagi. Dito nga'y alam mo ba, ha, kung ano ang siyang nasa plano? Gawin ang unang ulo ng dragon. Ngunit hindi lamang yun, sapagkat
ang ikatlong ulo ng dragon ay sadyang makikita mo. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, dyan ka malilito. Wika nitong si Kuyang Liam nang biglang pinasa nga niya ang bola sa kanyang kapatid. At dito nga'y bigla-bigla nga niyang inangat ang bola para sa isang slam dunk. At dito nga'y raise yourself to claim the highest reward. High risk, high reward. Wika nitong si Tanda. At dito nga'y pansin na pansin mo rin talaga. Oo, yan ang ikatlong ulo ng dragon. Itaya mo ang iyong sarili para kunin ang pinakamataas na parangal. Wika nga nitong si Coach Elise. Kaya naman dito nga'y Sakuragi, Rukawa, kung ganyan ang ginagawa ni Lopez, gawin nyo ang ikalawang ulo ng dragon. Be like a dragon, dominate your way to claim the victory. But don't forget, it's not all about yourself. Wika nga nitong si Tanda. At dito nga'y handa ka na ba, Kaide Rukawa, upang sabayan natin ang kanyang birada? Ginawa nila ang unang ulo ng dragon at dito nga'y sinundan nila ng ikatlo. Ha, alam mo na, sa atin ang pangalawang ulo, wika nitong Sakuragi. Dito nga'y tama ka, Sakuragi, maging parang isang dragon, idumina ang daan para makuha ang panalo. Ngunit huwag na huwag mong kakalimutan na hindi lamang ito para sa sarili mo. Wika ni Rukawa. Dito nga'y sadyang umangat nga rin ng dalawa upang sabayan ng ikalawang ulo ng dragon ang ikatlong ulo ng dragon. Kaya naman dito nga'y magkakasalpukan sa taas. Ginawan ng kalaban ang una at ikatlong ulo ng dragon. At dito nga'y gagawin rin na ng kupon na ng Shuhoku High School itong Sakuragi, itong si Rukawa, ang pangalawang ulo ng dragon. Ano kaya ang mangingibabaw dito? Wika nga ng mga tao. At dito nga'y sadyang isang black nga ang naganap. At dito nga'y kinilabutan nga ng husto ang isang Noah Liam sa naganap. Kaya naman dito nga'y daig, daig, daig at lamon. Tandaan mo, two heads better than one. Ano ka ngayon, ha? No, Liam, wala kang nagawa. Wika ng mga tao. At dito nga'y nakakainis, nakakainis. Research out to claim the highest reward. Ngunit sa high risk na to, ako ang talo. Wika nitong si Noah Liam. At dito nga'y ano, anong pakiramdam na sa unang ulo ng dragon at ikatlong ulo ng dragon ay linamon lamang ng ikalawang ulo ng dragon? Lagi niyong tandaan, nakabatay to sa sitwasyon. Wika ng dalawa. Kaya naman dito nga'y labis nga na nainis ang Kuyang Liam at nagwikang, Coach Elise, ngayon wala nang nalalabi sa unang yugto. Gawin na natin, gawin na natin ang dapat upang bigyan sila ng babala. Humanda kayong lahat. I-time out mo. Burn the last time out the purse up. Wika nitong si Kuyang Liam. At dito nga'y, Coach, hindi na pwede pang magtimpi. Kailangan na namin pumersa ng todo. Kahit na ano pang mangyari, ipepersa na namin to. Pakiusap lamang, pakiusap. Bigyan nyo na kami ng hudyat upang pumersa ng todo. Wika nitong si Noah Liam. Kaya naman dito nga'y, well, we have no choice. Hanamichi Sakuragi, Kaide Rukawa, and all the Shuhoku giving us war. Well, give them back the war. Bigay natin kung anong hanap nila. At ito ang pahintulot upang buksan ang lagusan ng imperno para sa kanila.
kupunan ng Canadian deadly sins, ibigay ang kasalanan ng pagkamatay at pagkasawi ng kupunan ng Shohoku, wika nitong si Coach Elise. No, kaya kakalabasan nito, lahat ng yan ay bangan natin susunod na bahagi.